Masayang nagtipon ang mga dentistang manggagawa at kawani ng gobyerno sa Idinaos na Sabat Fellowship sa pangunguna ng Palawan Mission Public Affairs and Religious Liberty Department. Sa kanilang pagsasama-sama ay nabuo ang kanilang pagkakaisa at nagkaroon ng matibay na hangaring tapat na maglingkod sa Diyos at sa bayan. Ang iba pang detalye sa nasabing FARL Fellowship, balitang may pag-asa ni Diane Guevara. Stand Firm ang naging tema ng isinagawang Public Affairs and Religious Liberty Sabat Fellowship na dinaluhan ng mga government workers mula sa iba't ibang sangay ng gobyerno sa lalawigan ng Palawan. Nagtipon-tipon ng mga kapitan at kagawad ng barangay, kagawad ng sangguniang bayan, guro sa iba't ibang public school, vice mayor ng munisipyo, presidente ng isa sa malaking universidad ng Palawan, at iba pang empleyado sa iba pang sangay ng gobyerno para sa Sabat Fellowship na isinagawa sa Multipurpose Hall ng Palawan Mission. Ang layunin po ng isinasagawang Sabat Fellowship para po sa mga PARL or Public Affairs, Religious Liberty, ito po ay mga empleyado sa gobyerno. Yung mga elected officials din po ay kasama po rito, pati na po ang mga PARL leaders ng church natin sa mga local na iglesia. At nais po natin na mabigyan po sila ng gabay kung ano po yung role na kanilang ginagampanan sa church at sa komunidad. Nais din po nating i-remind sila na hindi lamang ordinaryo na miyembro po sila ng church, kung hindi sila ay mga ambassadors ng ating Panginoon kung saang workplace man sila naroon. Pangunahing tagapagsalita ang NPUC PARL Director na si Pastor Joel Sarmiento na nagbigay ng paalala na manatiling matatag sa pananampalataya at matapat na maglingkod sa lugar ng kanilang pinagtatrabahuhan anuman ang kanilang posisyon at tungkulin. Isang napakaganda at napakalaking impact po ang programa po ng Sabbath Fellowship na ginawa po natin ngayon sa Public Affairs and Religious Liberty, dahil po napag-alaman ko na hindi lamang po ako nag-iisa na member ng Seventh-day Adventist Church na naglilingkod sa gobyerno. Bagkus napakarami po pala namin at na hopefully po mas marami pa pong programa na magawa ang Palawan Adventist Mission at mas spread po sa atin pong mga kasamahan na sa kawani ng gobyerno, na ma-encourage po sila na kanilang ipakita ang kanilang pong pananampalataya sa ating Panginoon. Nag-organisa rin ng bagong officers ng Palawan Mission PARL Association upang manguna sa gawain na isasagawa sa iba't ibang dako ng Palawan. Pinupuri po natin ang Panginoon sapagkat tayo po ay kanyang inatasan upang paglingkuran po ang atin pong public affairs and religious liberty dito po sa dako po ng Palawan Mission. Sa atin pong paglilingkod, atin pong tinitingnan ang pagkakaroon po ng mas maraming duplication ng fellowship, PARL Fellowship, para po sa iba't ibang distrito at lugar po sa lalawigan ng Palawan. Iniisip din po natin na tayo po bilang mga kabahagi ng Public Affairs and Religious Liberty ay magiging kasangkapan sa evangelization, sa mga elite ministry, at ganun na din po sa atin pong mga Adventist community services. Ang sabi nga ng isang author, every man has his place in the eternal plan of heaven. Whether we feel that place depends upon our own faithfulness in cooperating with God. Mula rito sa Puerto Princesa City, ako po si Diane Guevara, hatid ay balitang may pag-asa para sa Hope Today NPUC News.